Nagsampa ng reklamo sa NBI ang isang college student matapos di umano siyang pagsamantalahan ng 5 lalaki, kabilang na ang kanyang nobyo. Pero ang ilan sa mga suspect itinangging may nangyaring pamimilit o panggagahasa. Live mula sa Quezon City, my report, si John Consulta. John? Jessica, baka sa matinding trauma na pinagdadaanan ngayon ng isang 18 taong gulang na kolehiyala matapos siyang mag-gang rape sa loob ng isang condo unit sa isang condo building malapit sa kanyang eskwelahan. Karumal-dumal ang dinanas ng isang estudyante ng isang kilalang university sa Maynila batay sa kanyang kwento sa NBI sa sinumpaang salaysay ng dalaga na itatago sa pangalang Angela. Nakikipag-inuman daw siya kasama ang ilang kaibigan sa loob ng isang kondo malapit sa kanilang eskwelahan gabi ng March 4. Niyaya daw siya ng isang kaibigan lalaki na magtungo sa isang kalapit na unit upang uminom ng tubig. Pero sumunod rin ang ilan nilang kainumang lalaki at doon, pinilit daw siyang gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban at sabay-sabay siyang pinagsamantalahan ng 4 na lalaki. Sinubukan daw niya manlaban pero di na niya ito nagawa dahil sa sobrang hilo at panghihina dahil nakainom siya. Pagkatapos ng panggagahasa, sinipa pa raw siya paalis ng kama saka siya nawalan ng malay. Genital findings show clear evidence of fresh injury secondary to intravaginal penetration. It confirms na talagang may recent, very recent na nangyari, ano? Penetration or laceration doon sa babae. Pagkagising kinabukasan, nagpunta siya sa condo unit ng kanyang boyfriend sa kapareho rin building. Pero doon, ginahasa rin daw siya ng kanyang boyfriend at ang malala pa. Binidyoan pa raw siya habang ginagawa ito. Binantaan pa raw siya ng kasintahan na ilalabas ang video kung hindi susunod ang dalaga sa nais nito. Sinampa na ng NBI ng kasong rape ang 7 suspect na kinilalang sina Jeric Osen Paraso, Keith Joshua Bitug, isang alias Ryan at isang John Doe. Ang dalawang kaibigang babae na sina Marilag Binis Benvenido, Maria Catherine Hanna de Guzman na maaaring tumulong umano para maisagawa ang pang-aabuso. Gayun din ang boyfriend ng dalaga na si Noel Nico Omentado. Na parang na-set up siya ng grupo na habang nagiinuman sila. Ganun. Diba sa batas nga kahit na paid prostitutes or even how ill repute the reputation of the woman, once she claimed at that particular moment na it is against her will, rape pa rin yan. Noong isang araw, naaresto si Omentado at isa pang suspect. Pero itinatanggi nila na may nangyaring pamimilit o panggagahasa. Iyan nga po, ganito ganun sa akin. Wala na magagawa. Gusto ko kausapin niya pero hindi ko makausap. Yung nanay kasi niya galit sa akin. Jessica, paliwanag ng NBI kaya isinama sa kaso itong dalawang kaibigang babae ng biktima ay kanilang paniwala ay maaaring may alam itong mga ito doon sa nangyaring ang krimen kung kaya't kailangan daw nilang magpaliwanag sa korte. Jessica. Okay, John, kung hindi ako nagkakamali, ito'y matatawag na date rape. Well, Jessica, doon sa insidenteng naganap, ano, yung kwento kasi nung biktima, siya ay inaya at ang kapansin-pansin dito, Jessica, doon sa inumang naganap sa condo unit, nandun din mismo yung kanyang nobyo. At doon nga sa salaysay ng biktima, Jessica, ano, nung siya nakaramdam nga ng uhaw, siya ay nagpasama doon sa, ang sabi kasi ay wala daw na malinis sa tubig doon sa condo unit kung saan nangyari yung krimen, inuman. Kung kaya't kinailangan daw nilang pumunta sa isa pang katabing unit para doon makakuha ng malinis na tubig. Ang problema ay sa halip nga na tubig ay matinding trauma ang kanyang nakuha. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, John Consulta.